Hello, magandang araw. Welcome sa episode 5 ng ating PSHAD series. So sa video na to, let's try to solve this problem which is similar to May 2019 Civil Engineering Licensure Examination. Kumabasahin natin, the antenna tower shown is braced by cables AB, AC, and AD. And then you can see the figure, tapos given naman yung mga dimensions. And then the tower is subjected to an uplift force of 185 kilonewtons at 0.8. Okay? So sa mga questions, straightforward lang, tinatanong lang ano yung mga tension sa cables AB, AC, and AD. Okay, so it is subjected to an uplift force, so siguro ganito yung force. Ayan. Okay, that is equal to 185 kilonewtons. Okay, siguro ilipat natin. Yeah. So that is our uplift force. Okay, and then before we proceed, alam naman natin kasi na may mga tension dito, no? May tension dito, may tension dito, at saka dito. Okay. So tawagin natin to na tension AB. Ito naman ay tension AC and then tension AD. Okay? So ang key lang dito is dahil kung titingnan nyo, ano lang to eh, concurrent na 3D force system, no? Concurrent 3D system, no? Sorry, concurrent. Okay, so concurrent na 3D force system line. So dito, ang option natin, maganda, mag-summation of forces na lang tayo along X, Y, and Z. Total, ang hinahanap ay tatlo lang din naman. So enough yung three equations na yun with three unknowns. Okay, so ang isa sa mga challenge when we have a 3D system is how to find its components. Well, dito, we are given positions. No? Yung mga dulo ng mga cables is alam natin. So we can utilize them to define the components of the forces AB, AC, and AD. So we can utilize vector actually, pero meron ding option na hindi. Pero sa video na to, I will utilize vector. So para doon sa mga interested, paano ba gumamit ng vectors para gawin itong component? No? Simple lang. Una, lagay muna natin yung mga values. Okay, so sa given x1 is 3. So ito ay 3. Wow, X2 is 4. So ito yun. Y2 is 4 din. And then Y1 is 3. Okay, and then you are given Z12. So 12. Okay, so ayan, no? So ngayon, kailangan natin first step, no? Pagka gusto mong gawing vector component form, no? Vector component form. Okay, so step one. Okay, define the coordinates. Okay, define the coordinates. Kaya lang dito, pwede kasi na ito yung origin natin. Ito, no? Kasi doon nag-intersect yung XY. So pwede kung doon yung origin mo, so doon tayo magre-refer to define the coordinates of each point. Okay? So, pwede nyo lang gamitin na natin, no? So, ito kunwari origin. Hindi natin. That is the origin. Okay? So, 0, 0, 0. Okay? So, ngayon, i-define natin yung coordinates ng mga points A, B, and C with respect to that origin. So, yung A, sa X, 0 siya. Sa B, sa Y, 0 din. And then sa Z, ay 12. So, 0, 0, 12. Okay, next, yung B naman. Si B, ito, to si B. So, sa X, 0 siya, kasi ito yung X eh. No? So, ito yung sukat ng X. So, wala siyang sukat doon, no? Kasi nandito siya mismo sa gitna. So, 0 siya sa X,
sa y ay ito yung sukat niya, 4. Pero negative kasi ito yung positive y. Okay, so negative. So 0, negative 4, tapos 0 rin siya sa z-axis kasi nandito lang siya sa baba. Okay, so that gives us 0, negative 4, 0. And then si C, yun na lang. Si point C ay nasa 3, positive. 0 siya sa y kasi nasa gitna lang siya, tapos 0 rin siya sa z. And then finally si D, we have sa x ay itong 4, pero nasa likod, kaya negative 4. And then ito ay nasa distance y na 3. And then 0 na z. Okay, so I think that's all we need. So next step, kailangan natin i-define yung position vector. Okay, so ang position vector R is basically pinidini-define niya lang yung vector kung saan papunta yung force, no? So actually para ma-define ito, i-minus mo lang yung coordinates ng head sa tail. So ibig sabihin, ano ba yung points dun sa magkabilang dulo ng force, no? Tapos yung head, syempre kung saan nakaturo yung arrow, tapos yung tail is kung saan siya galing, no? Halimbawa, let's say I want to define the position vector AB. Okay, kasi para yan dito sa tension na to. Okay, as you can see, yung arrow natin pointing towards B. So yun yung head natin. Tapos yung tail natin is yung A. So ibig sabihin, para ma-define ito, we will subtract B and A. So 0 minus 0, that gives us 0 I. And then negative 4 minus 0, that gives us negative 4 J. And then 0 minus 12, that gives us negative 12 K. So yan na yung position vector. Okay? Tapos ganun din ang gagawin natin para sa iba. So position vector AC. So we have 3 minus 0, that gives us 3 I. 0 minus 0, that gives us 0 J. And then 0 minus 12, that gives us negative 12 K. And then finally, for RAD, we have negative 4 minus 0, that gives us negative 4 I. 3 minus 0, that gives us positive 3 J. And then 0 minus 12, that gives us negative 12 K. So okay na, nakuha na natin mga position vector. Next step is to convert them into a unit vector. Okay, so ang unit vector naman, tawagin natin na lambda, is simply kung ano yung position vector, di-divide mo lang dun sa value nung vector na yun. Ano ba ang value? So basically, yung ano lang, yung square root lang ng sum ng squares ng mga components. No? Kumbaga parang resultant. Okay? So, convert natin. No? So, bali lumalabas, lambda AB is equal to, so, dediretso ko na sa calculator para lang makakita sa inyo kung paano. Bali, ganito siya. Actually, pwede tayong gumamit ng ano, mode vector dito. Okay? Pero I'll just choose kasi simple lang naman ito. Di-divide lang naman natin ng value niya. So, we will have 0. Actually, 0 na pala ito. 0 I. Kasi kano yung divide mo dyan? 0 pa rin. So, minus. Okay. So, ito yung sinasabi ko. So, we have here negative 4 over square root of. Actually, lalagay ko muna no, for now. Pero mamaya pag 0, hindi ko na ilalagay. Pero ganito yung pag-compute natin ng magnitude ng vector. Ayan. So, sa square, sum ng squares nila tapos square root. And that gives us negative square root of 10 over 10. J. Okay? And then we will have, palitan lang natin to ng 12. 12. We will have negative 3 square root of 10 over 10. Okay. Okay, so that is for the unit vector AB. And let's do the same for the others. Unit vector AC. Okay, so dito naman tayo titingin. So we will have 3 over square root of 3 squared plus 0 squared plus 12 squared. Okay, and that gives a square root of 17 over 17. I, and then ito 0 naman to. And then we have 12.
Okay, negative ito ha. So negative 4 square root of 17 over 17. Okay, all right. And then finally, we have lambda AD. Okay, so we have, so kukuhin natin, we have negative 4 over square root of 4 squared plus 3 squared plus 12 squared. Okay, so negative 4 over 13 I plus, I think this is going to be 3 over 13. Okay, yes, 3 over 13. J and then minus 12. No, I believe that's going to give me 12 over 13. Okay, so 12 over 13. Okay, so ayan na ngayon yung mga unit vectors natin. So yung last step dito, para ma-define na yung, ano, dito ko na nalagay, no? Step 4. So para ma-define na yung mga component form or vector component form ng mga force, no? So bali yung vector form daw ng force ay equal lang sa yung magnitude ng force multiply mo, no? Unit vector. So ibig sabihin, para kay tension AB, yan ay equal sa tension AB times kung ano yung unit vector niya, which is 0i minus square root of 10 over 10j minus 3 square root of 10 over 10a. So yun yung unit, yan na yung component niya. No? Kung baga, pag dinistribute mo to dito, yan na yung x, y, and z components ng AB. Okay? And likewise for the others. So ganun lang kasimple, no? Tension AC, that is tension AC multiplied by square root of 17 over 17i plus 0j minus 4 square root of 17 over 17k. And finally, dito na lang sa gilid, no? Tension AB is equal to tension AB times negative 4 over 13i plus 13 over 13j minus 12 over 13. Okay, sorry, ano to? 3 over 13, rather. Okay? So, ayan na. So, na-component na natin siya. So, dito, dahil na-component na natin tatlong force, pwede na tayo mag-summation ng forces, no? Considering joint A, okay, so we can take summation of forces, x is equal to 0. Okay, so dito kahit hindi na tayo tumingin sa figure kasi yun yung advantage kasi ng paggamit ng vector. Kahit hindi ka na tumingin sa figure kung saan yung direction ng mga force, yung mismo mga sign nito ng mga nasa vector form is binibigay niya na sa atin kung saan yung direction. Kaya yung advantage niya, hindi mo kailangan mag-imagine kung ano yung direction. No? Halimbawa, TAB times 0, yan yung x component, plus TAC times square root of 17 over 17, and then minus TAD for times 4 over 13. Okay? So we have 0 TAB. Lagay ko lang, no? And then we have plus square root of 17 over 17 tension at AC, and then minus 4 over 13 tension at AB, all equal to 0. And then let's do the same thing for the other axis. Okay, so para sa AB, we have negative square root of 10 over 10. And then for AC, we have 0. And then for AD, we have 3 over 13. And finally, summation of forces Z is equal to 0. So dito, we have to be careful, no? Take note na meron pa tayo doong force na 185 kN, no? Ito kasi, dito kasi sa iba, wala namang ibang forces na nag-horizontally and forward, backward. Pero merong upward, no? Na 185. So keep that in mind. So we have TAB, that's negative 3 square root of 10 over 10. TAB. And then we have negative 4 square root of 17 over 17 tension AC.
And then we have negative 12 over 13 tension at AB. Okay, and then meron pa tayo dito ang upward force na 185. So meron tayo dapat dito na plus 185 equals 0. Okay? Pero kung napapansin nyo, itong nabuo natin na 3 equations with 3 unknowns ay solvable na sa calculator. Kaya ang gagawin ko na lang, i-transpose ko na lang itong 185 sa kabilang side ng equation. No? Okay, and then that would be equal tapos negative. Okay, para solvable na siya sa calculator. So dito na tayo, pupunta sa mode equation. Mode equation, 3 equations, 3 unknowns. Ayan na, so 0 square root of 17 over 17. We have negative 4 over 13. Naka-equate sa 0. Ayan, the second equation. Negative square root of 10 over 10. 0, and then 3 over 13. 0. Okay? And finally, we have negative 3 square root of 10 over 10. And then we have negative 4 square root of 17 over 17. And finally, we have negative 12 over 13. And naka-equate sa negative 185. Okay? If you press equal sign, yan na dapat yung lalabas na mga tension sa cable. Okay, so ito yung sa AB, ito yung sa AC, ito naman yung sa AB. Okay, so sulat lang natin. Kilonewtons. We have 82.46 kilonewtons. And finally, tension at, sorry, ito pala yung AB pala to, ha? Okay, and tension at AB is exactly 65. Okay, so those are our answers. Okay. So 47.4, 82.46, saka 65. Okay, so ganun lang, no? Ganun lang ka simple. So again, don't forget to like and subscribe and share it to your classmates, no? So that they can also learn from this tutorial video. Okay? So thank you everyone, and I'll see you on the next one.